This is Kaya Style. Pag-usapan natin yung mga hot spring dito sa Japan. This is only my experience when I go to Unison Hot Spring ng Japan. So, kung nagbabalak po kayo na mag-travel din dito sa Japan and nagbabalak kayo na mag-hot spring, siguro ito na yung isa sa mga may sasuggest ko na magandang puntahan, lalo kung family kayo. So, kasi ito yung hot spring na ang dami-dami niyang klase ng liquids. Like wine, sake, coffee, green tea, etc. So, kung may kasama kayong kids, this is hot spring na may outdoor and indoor. So, napakaganda po kung lalo medyo may pagka sa mga may pagka conservative na katulad ko, you can choose your wear. Swim type na mag-swimwear. Pwede rin dito yung naka shorts and leggings and long sleeves. So, pwede ka rin magdala ng camera para mag-take ng pictures. Maganda siya, open siya sa lahat. Hindi katulad ng ibang bath, the hot spring, hindi pwede yung may camera kasi usually lahat nakaubad, lalo na kung babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, this hot spring is really good. It's for family, lalo na yung mga kids. Pag napunta kayo dun sa labas na merong amusement park, slide, waterfalls, merong cave, meron siyang iba't ibang klase na really the kids will enjoy, hindi lang yung mga matatanda. So isa ito sa mga magandang i-recommend. Hindi naman ako binayaran dito ni Yusa, pero this is the hot spring na aking narating na sa tingin ko ay dapat lang na ma-experience ninyo kung sakasakali man napapadaan kayo ng Japan para mag-travel. Medyo may kalayuan lang siya sa Tokyo because the place is in Kanagawa. So when you're riding in a bullet train, it takes 3 hours almost. But hindi kayo malulugi sa pagpunta nyo. Talaga mag-i-enjoy kayo. Kasi pwede naman kayo mag-stay in or mag-rent ng rooms, mag-check-in kasi may hotel naman. Like, sa nakikita natin to, meron siyang pool outside, slide that the kids will really enjoy. At hindi siya ganun kalalim, syempre, para safe yung mga bata. Ang galing ng mga amusement nila kasi talagang from small and bigger, talagang meron silang place na really the kids will enjoy. And yung mga katulad din natin, mamsi, na gusto mag-relax, our kids will go them without looking for them kasi safe naman. And meron din silang restaurant sa loob. So, kung gusto nyong kumain, tulad ng sinabi ko, you don't need to bring your wallet kasi nga yung key na ibibigay sa iyo ng key ng inyong door, ng inyong cabinet or locker, pwede ninyong ipambili. Basta mamaya, pay later, di ba? So, ganyan yung kainan na makikita ninyo sa loob. At saka, kahit ilan sigurong bus kayo na pumunta dyan, kasya kayo kasi talagang napakalaki. So, kung nagpa-plano kayong pumunta sa isang hot spring na katulad niyan, una, tingnan niyo muna kung meron kayong tattoo. Especially, ang hindi lahat ng Japan tumatanggap ng may tattoo. Dahil, ang may tattoo sa kanila, para kasing, organized group kasi ang Yakuza, diba? Alam niyo naman yung image noon. Diba? So, hindi talaga sila allowed na magpapasok ng mga may tattoo kasi ayaw din nila na matakot yung kanilang ibang mga customer. So,
like this photo, meron siyang jacuzzi na talagang mag-i-enjoy ka kung gusto mo ng konting massage, and yung waterfalls na yan, which is like green tea. And then, kung wala ka naman dalang swimwear, makapwede kang mag-rent. Meron silang rent for swimwear. Yan, katulad ng nakikita natin, maraming choices for food na kahit basang-basa na yung damit mo na doon ka lang. And this one is a small tub na pwede kayong pumasok lang, one or two persons. So, this is wine. Yun is ano, wine. Yung tubig na talaga is red. And minsan may show dyan kung marami kayo. Talagang real wine yung nilalagay. And please do not drink. Do not drink. Yun yung palala lang, no? Kahit yan ay sinabing wine, hindi mo pwedeng inumin yan dahil pang bath nga lang talaga yan. So, this one is like sake. Oh, yung amoy niya talaga, yung aroma ng sake, maamoy mo. And talagang, kung first time ka dito, mamamangha ka talagang, kasi katulad niyang cave na yan, meron siyang aquarium. Meron ng aquarium and then the lights, it's really cool. Yung talagang mare-relax ka kung ito yung napili mo. Kasi outdoor, yeah? This outdoor is really relaxing, fresh air, and then you know how it feels na ang lamig sa labas tapos yung pinapaliguan mo mainit, napakasaya. Ito yata yung mga tips ko na pwede ninyong kuhanan ng idea kung sakali man na mapadpad kayo rito sa Japan. Like this one, coffee show. Kung marami talaga kayo doon sa coffee na naka-bath, nagbibigay sila ng real coffee, and then you can you can smell it, like aroma of that coffee. Hindi sinabing inumin, no? So, may show sila dyan pag marami kayo. Pero siguro kung 2 or 3 or 4 lang yung nandoon, minsan hindi sila nag-show. Katulad itong Dr. Fish. Ito namang Dr. Fish, ito'y yung mga dead skin mo ay kinakain nila. So, may experience mo yung nakakakilit. They call this Dr. Fish para dun sa mga dead skin ng ating mga paa. Thanks for watching, guys!